second vlog is yung first game ngayong araw. So, isa yan sa mga paborito kong panoorin, no? Hindi sa paborito kong team, paborito kong panoorin. Kasi bumalik na si Ani. Nakapaglaro na si Terence Romeo. Well, sa first game ni Terence Romeo, in 16 minutes ata, 12 points siya. So, ibig sabihin, sa 16 minutes, umiscore ka ng 12, napaka-effective mo. Manage minutes pa yon. So, talagang magaling to si Terence Romeo. Magaling na player talaga to offensively. Kasi 12 points in 16 minutes, efficient, ano yun, that is efficiency. Mas marami siyang na, sabihin eh, halos wala siyang namintes doon sa, efficient yung shot selection niya. Efficient yung pagpili niya ng tira. Ibig sabihin, pag tumira siya, bira yung namintes. Well, yun eh. Alam naman natin napaka-potent nitong lineup ng SMB o ng San Miguel Beer. Yung import nilang si Devon Scott, parang complement lang to ni Moala Tautua tsaka ni Junmar Fajardo eh. Kasi, limbawa, parang walang nababago ron eh. Parang, tanggalin mo Junmar, ipasok mo si Mo, ganun din. Kaso nga lang, ang kaibahan lang, yung Mo Tautua is mas kilalang 3-point shooter o pick and pop center yung well-known yung pagiging 3-point shooter or pagiging pick and pop center ni Mo Tautua. Although may nag-improve yung shooting Junmar, pero hindi na, in terms of volume, hindi naman siya masyadong tumitira ng 3 points. Si Mo ang kilalang may 3 points siya. So, ang pwedeng gawin doon is high-low o pick and pop, napakalital nun. Kasi kahit sinong pwede mong ilagay doon sa high-low eh. Diba? Kung ilalagay mo yung Scott doon sa lab for the high-low, sigurado ka na kay Junmar o kay Tautua doon. Kasi yung Scott at saka yung Tautua halos magkasing laki. Diba? So luging-lugi na yung kalaban doon. At saka yung guard ng San Miguel, although alam natin si George Gallant yung nag-coach eh, kasi health and safety protocols daw to si Austria. So makikita mo kung gano'ng kalalim yung lineup ng San Miguel. Diba? Si Terence pa lang isa dun na nadagdag sa off the bench nila. Ito nga si Paul Samar at yung iba pang players hindi ginagamit. Diba? Hindi nga ginagamit, diba? Yung San Miguel lang ang yung parang may Hinebra. Kasi kung yung Hinebra may Pringle, may Malonzo at saka Gray. Itong San Miguel, may Chris Ross ka na, may Marcio Lassiter, may Jericho Cruz, may Simon Enciso, Terence Romeo. So, mamili ka na lang doon kung sino yung gagamitin mo. At saka may Vic Manuel ka pa. Ibig sabihin, yun na yun eh. Anytime na marami ng foul, ito lang kasi mahirap doon. Mayroon silang security blanket o insurance na kapag si Junmar Fajardo o si Mo Tautua ay maraming fouls o foul trouble sila, marami silang fouls in a game, makakaasa sila yung Vic Manuel anytime. Yung Vic Manuel ang pwedeng mag-pair up dun kay Scott. Di ba? Pwede yun. Or pwede namang tanggalin mo si Scott, mag-all Pilipino kayo, ganun din. Wala ka rin itatapon dahil yung Vic Manuel, napakagaling na inside operator nun o inside player. Actually, if San Miguel wanted to go big, pagsasabay nila si Devon Scott, Junmar or Mo, ilalagay mo si Vic Manuel sa 3, mas lethal yun. We all know
Vic Manuel is a mid-range master. Ayun yun eh. Mid-range master ito si Vic Manuel. Yun yung hindi nakikita kasi kakapanood kay Steph Curry, kay Klay Thompson at saka kay Damian Lillard. Hindi na-appreciate yung mid-range. Kasi pag iniwan mo yung Manuel between mid-range, ililista na lang yun. 2 points na agad yun. Pag nasa rhythm to si Vic Manuel, ako, yung pa isang delikado. May Terrence Romeo ka na pwedeng asahan, lalo na magpe-playoffs. Alam naman natin si Terrence Romeo. Kung gugusto niya umiscore ng isang katutak, parang si Pringle yan eh. Parang si Pringle yan, nung napunta sa Ginebra, medyo nag-ano si Pringle eh, nag-lilo. Pero kung gugusto yung umiscore, pwede. Parang ito rin, parang yun din si Terrence Romeo sa San Miguel. Well, ito namang nakalaban nila, itong Meralco. Sana naman, si Coach Norman, lalima naman ng konti yung rotation kasi may player naman siya. Siguro pagbalik ni Chris Newsom, siguro sana maka-develop siya ng kombinasyon. If ever, siguro, kaya nila si McDaniels, dahil si KJ McDaniels na yung import nila sa Commissioner's Cup. Ngayon kung si KJ McDaniels na yung import niya sa sa Governor's Cup, siguraduhin nyo lang na may compliment si KJ McDaniels nung roster nyo. Kasi yung Belo, ginamit mo, pero saglit lang. Anong mapapala nun? Yung Pasaol, ginamit mo. O why not, di ba? Combine Quinto and Pasaol. O. Eh, doon pa lang may threat ka na sa opensa nun eh. May threat ka na sa opensa dun. Bong Quinto is a good defender at yung Pasaol pwedeng rebound. Makakatulong yung Pasaol sa rebounding. I-pair up mo with Raymond Almasan yun. At saka nandiyan pa si Papa Reynel eh, di ba? Si Papa Reynel Hugnatan. Pwede pang maglaro yun. Bakit hindi gamitin ng husto yun? Hanggat magagamit, nandyan pa eh. Para lang may threat at matulungan. Kasi, kagaya nyan, si Almasan lang yung malaki nyo. Eh, what if kung, di ba? Ang kailangan lang gawin is mag-box out lang. Box out nyo lang, tapos hayaan yung si Almasan yung kumuha ng bola or si Cliff Hodge, dahil alam naman natin na yun ang trabaho ni Cliff Hodge, eh. Rebound, eh. I-box out nyo lang, tapos hayaan nyo si Cliff Hodge ang kumuha ng bola. O pagbalik ni Newsom, nandyan si Hodge. Oh. Ganun dapat yung lineup eh. Ginagamit yung, kagaya nun, yung Belo. Eh yung Macbelo, parang Vic Manuel maglaro yun. Vic Manuel na may 3-point shot. So, pwede mo siyang ilagay sa 3. Kaya din nahihirapan si Aaron Black na ano minsan eh. Kasi pag maganda laro ni Aaron Black, next game, magwardyahan na yan eh. Kaya nahihirapan yung Meralco kasi pag may maganda laro, babantayan yun. Walang papasahan. Di ba? So yun lang, okay naman yung sistema ng Meralco, I think. But yung paggamit lang ng players, yung tiwala lang sa sistema. Kasi kagaya nung Ginebra, oh, di ba? Yung Ginebra, ginagamit na yung Malonzo, yung Gray, tsaka yung Pringle, di ba? Yung combination ni Pringle, okay? Pringle, Malonzo, tsaka Gray. Yun yung combination nila. Either Scotty or LA, di ba? And then, siyempre si JB, at saka itong si Stand, at saka si Japet. So, ibig sabihin, ina mo yung Ginebra, pag si Stand yung sentro mo, okay, pag inupo mo si Japet, tatang Ginebra, pag inupo mo si Japet, na ano ka dahil wala ka ng rim protector. Pero ngayon, pag inupo mo si Japet, okay lang kasi yung may Malonzo ka tsaka Gray ka na talo ng talo, pwede sumpalpal.
Diba? Eh, na-injured lang ito si Pinto eh. Yun yung mga partner ni Pinto sa depensa eh. Diba? Eh, dati kasi walang ganun ng Hinebra. Ngayon meron na yung shot blocker na gwardiya at shot blocker sa wing. Well, sana makita ni Coach Norman yung potential ni Pasaol, ni Belo. Diba? Kasi ganun yun eh, kung magre kung si Almasan lang yung laki mo, eh mauubos talaga yan. What if magkaroon kayo ng box out schemes, tapos hayaan nyo lang si Raymond o si KJ McDaniels yung rumibang? Eh sigurado naman ako, pag si KJ McDaniels inamiesta, may pag-asa na kayong manalo. Tsaka nasasayang yung opensa ng ibang player eh. Tsaka ito lang eh, no? Kasi minsan nai-scout na yun eh. Pag may isang team na maganda laro, may isang player na maganda laro, scouted na yun. So dapat magpalalim kayo para hindi alam yung babantayan sa inyo. Nagkataon lang na, kagaya nyo si Banchero, di ba? Bumabalik yung laro. So sinong pwede mo i-partner kay Banchero tsaka kay Newsom if ever magkasabay silang first fight? Sino pala yung pwede mong ipalit sa kanila? Diba? So yun lang sana, no, yung paggamit yung bench depth. Yung bench depth ng Meralco, sana makakita sila ng kombinasyon from the bench na pwede nilang i-pair up dun sa mga inaasahan nila or dun sa mga go-to players nila. Pwede naman yun, hindi naman yan mapupunta sa PBA kung hindi magaling. Kaya napagbibintangan na may pinapaboran eh, kasi hindi ginagamit. Although sige, may sistema kayo. Nakita naman natin yung first game, yung second game, di ba? Kita mo yung rain or shine. Kahit natalo sa Magnolia, dahil iba-iba yung gamit ni coaching ng player, kahit nung first half na contain itong Magnolia. Dahil doon dahil mas maraming taong ginagamit ito si Coach Yenggiao, napipilitan ngayon yung kalaban na sumabay. Ginamit din si Jed Mendoza. Yun nga lang. Alam natin na yung ibang players ng Magnolia, kung sa ibang team yun, first five yun. O go-to player yun, nagkataon lang na nasa Magnolia sila naglalaro, na maraming pwedeng gamitin. Pero kung sa ibang team yun, first five na yun. So yun lang po.